Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Lahat po ng mga kagaya kong OFW sa iba't ibang dako po ng mundo. Magandang umaga ho sa inyo, magandang tanghali at magandang gabi. At lalong-lalo na rin ho dyan sa Pilipinas, magandang araw ho sa inyo. Sana ho pare-pareho tayong nasa mabuting kalagayan. Medyo matagal-tagal na rin ho akong wala hong upload video na reaction video kasi ho nagkaroon ho ng konting salo-salo dito sa aking amo. 3 days ho silang busy na nandito lang sa loob ng bahay, may mga bisita at kumbaga pati ho si Positive Arms naging busy. Bagganon pa man po, andyan pa rin ho ako. Nagsusubaybay pa rin ho sa inyo, mga kalinga, mga aking iniidolo. Kumbaga, wala man hong upload si Positive, pero andyan ho sa inyong mga live si Positive, dumadalaw, sumisilip, at nakikipagkwentuhan, nakikipag-shoutout. So ngayon po, bago ako mag-umpisa, lahat ho muna ay aking babatiin o aking hong bibigyan pugay yung mga aking iniidolo. Uunahin ko na po ang pinaka-founder ho natin sa Kalinga po ay si Kuya Bal Santos Matubang. Hello po Kuya Bal Santos Matubang. Thank you po na one time ikaw inag-live at nakita mo rin yung aking name na si Positive. Nagagalak ko ako dahil kahit papaano nabasa nyo. Dahil sa ilang beses na ako sa inyo nagme-message, nakikipagsimpatiya. Sa karamihan ho, ng mga nagme-message sa'yo, mga nagko-comment, hindi nyo na ho talaga mapapansin kung mga sino-sino pa ho yung mga nandoon. Di ho ba? Kaya, andito pa rin ho ako na hindi ho nagsasawang manood sa inyong mga upload video. Lalong-lalo na ho sa buong team ng Kalinga. Kay Ate Edna, kay Rob na ang dami din ho niyang tinutulungan. At saka isa na rin ho yung mga ibang inyong tinutulungan rin na kapwa Kalinga member. Lahat ho natin o ating hong sanang subaybayan at panoorin ho ang kanilang mga upload. At bigyan rin naman ho natin ng pagpahalaga ang kanila hong mga ginagawang pagtulong sa kapwa. So, huwag ho natin kalimutan si Kuya Bal Santos Matubang at ang kanyang pamilya na unahin ho natin munang panoorin bago ho ang iba. Kahit ho ako ipanghuli nyo na, basta huwag nyo lang ho kakalimutan si Positive Arms. Please subscribe to my YouTube channel. Kahit ho, konti lang ang aking subscriber. Masaya na rin ho ako. Ipopromote ko na rin ho ang kanilang mga channel na sana ho ay subaybayan din ho ninyo. Si Kuya Buwan TV o tinatawag nilang si Sir Buwan TV. Panoorin ho din nyo ang kanyang mga upload video. Mamita ko ang kanyang asawa. Every Sunday meron ho silang kantahan. Every Sunday silang mag-asawa. Matutuwa ka, magagala ka. Kasi sila mag-asawa song together, do it together. Kaya yun na, andoon ho. Tuwing Sunday ho yan. At sa iba naman hong upload ho na din na rin ho ni Sir Buwan, everyday meron din ho siyang live. Kaya sana ho, wag ho nating kakaligtaan. Ipopromote ko ho ang mga nandito, iisa-isahin ko na ho. Babasa Imperial, Selin Cooking Paradise, Rowena Montano, Victoria's Choice, Angelique Boyer, Megabox, Mi Osang Mix Vlog, and then also soak sa aking tita. Na sana ho isuportan din ho ninyo si Mom and Daughter Phil Japan. Yan ho hindi ho siya Kalinga pero siya ho meron din hong sariling YouTube channel. Isa ho siyang singer. Sana ho madalo ho nyo ang kanyang YouTube channel Mom and Daughter Phil Japan. Yan ho ang kanyang channel. Si Mami Jo. Hello ho Mami Jo. Suportan din ho natin si Mami Jo. Si Birador,
Thank you ho, Virador, kasi every time na ikaw ay nagla-live, umaakit ako sa iyong LS. Kumbaga, tinutulungan mo rin ako na ma-promote ang aking channel. Thank you so much, Virador. Kasama na rin ho dyan si Cell TV PH, Banat Bagsik, Sangkay Loads, Bupil, Dindubalyaw, Flower Sportin, Alex De Grit. Si Alex De Grit, alam niyo ho eh, lagi ho ako niyang binabate. Every time ko saan ho kami nagkikita sa live, na kung kaninong mga live, lagi ho yan, naka-comment, nag-greet ho sa akin. Kaya si Alex De Grit, huwag din ho ninyong kakalimutan. Direk Noelsa, Inday Ilonga Channel, si Egypta, lalong-lalo na rin ho si Jubilito TV Official. Tulungan din ho natin ang kanyang channel. Si Esther Riray, Kalingap Edward. Yan ho yung mga nabanggit ko. Yan pa lang ho yung nauna. At the next pag LS ko naman, yung iba naman ho ang aking tatawagin dito sa aking upload. Kaya lahat ho sila ay ating hong suportahan. Dahil ho, totoo ho silang mga kalingap na tumutulong, na nakikipag kapwa-tao ho sila, kung sino ho yung hanggat kaya ho nila tumulong, tumutulong ho talaga sila. Kaya doon ho. Ngayon ho, ako gagawa ako ng konting reaction kung ano man yung masasabi ko about ho sa mga nangyayari ho dyan sa social media. Isa na rin ho doon siguro ang una kong matatapik kay Marilyn Chang. Yan, papangalanan ko na ho si Marilyn Chang. Kasi lagi ho siyang bungad ng aking phone, ng aking YouTube. Minsan ba manunood ka na wala ka namang mapupulutan na aral. Alam niya po, Marilyn Chang, hindi ho sa ayok sa binabatikos ko ho kayo. Hindi ho ako magsasalita ng alam kong ikagagalit ninyo. Pero ang akin, sana ho marinig ho ninyo kung ano, marinig mo ako. Baka ho kahit kukonte, meron din ho kayong mapulutan ng aral sa akin. Alam niyo po, sa edad niyo pong yan, hindi niyo na po kailangan na makipaglaban. Unang-una, ano ho ba ang pinaglalaban mo? Hindi ho ba ang pinasukan mo ay isang charity? Kaya nga pumasok ka sa isang kalingap noon dahil gusto mong makatulong sa kapwa. So ngayon, ginawa kang reactionist. Hindi ibig sabihin na ginawa kang reactionist, lahat na lang i-reactionin mo, kakalabanin mo, mumurahin mo. Hindi po ganun. Kaya nga, ginawa ka lang reactionist para minsan, yung medyo, kunwari, meron ng konting problema, ay iayos mo, sabihan mo, i-reaction mo. Para at least, sa isang pamilya, natural na ho ay meron hindi hong pagkakaintindihan. Pero kung ikaw ho ang nasa gitna nila, both side, maiintindihan ka nila. At pwede mo ho silang gawing close together. Di ho ba? So ngayon nandun na ho tayo, nawala ka na sa kalingap. Kaya lalo kang naging wild sa sarili mo. Andun na yun, nagmura ka na. Past is past, kumbaga. Kung babalikan ho natin yung mga nangyari, marami na ho nakaalam kung ano yung ginawa nyo, no? During the past few months, na kung may mga minura ka na dyan, may mga pinatay ka ng gusto mong patayin yan. So ngayon, the recently, hindi ka pa rin tumitigil. Last few days, last week, nag-iiyak ka dyan sa harap ng iyong camera, kesyo namatayan ka. Marami sana sa iyo magdadalamhati dahil namatayan ka. Sa dami ba naman ng mga taong sumusuporta sana sa iyo, kumakalingap sana sa iyo, kung hindi mo tinalikod ng kalingap, marami sa iyo makikipagsimpatiya. Marami sa iyo magiging kung ano yung pili mong sad, magiging sadness din ho sila. Pero ganun pa man, ano ang ginawa mo sa harap ng camera? Nag-iiyak ka. Ang akala ko,
the time na umiiyak ka, eh nawalan ka ng pamilya, masakit yun, dinadamdam mo yun. But a whiles ng iyong pag-ALS, andoon, may mga binabatikos ka, may mga sinisisi ka, na ilang tao ang pinapangalan mo dahil kung hindi dahil sa kanila, sana yung kapatid mo ay buhay pa, namatay sila, namatay yung kapatid mo nang dahil sa kanila. So ngayon gusto mo magdemanda, di ho ba? Asa na yung demanda mong yun? Magkakatotoo ba yung pagdedemanda mong yun? At ano ang batayan mo? Meron ka bang batayan na sila ay yung namatay yung kapatid mo nang dahil lang doon? So by the way, nasa iyo na yan. Pero sana, sa edad mo yan, ano, sana ilihis mo na yung landas mo. Dati nasabi mo na hindi ka ganyan. Nirerespeto ka ng mga kapatid mo, kapamangkin mo, mga kung sino pang taong nakakilala sa'yo na hindi ka ganyan kasalba, hindi ka pala mura, ganun. Di sana, kung ano ka noon, dapat yun din ang makikita sa harap ng camera mo ngayon. Yung harap mo ngayon, nababalutan ka ng para kang isang alagad ng Diablo. Hindi mo ba napapansin yun sa sarili mo? Kulang ka na lang makitaan sa camera mo na may sungay ka. Hindi ho sa ano, real talk lang ho tayo dito, Marilyn Chang. Kasi sa edad ho ninyong yan eh, ikaw na rin ang nagsasabi, senior citizen ka na. So kailangan, igagalang ka na. Kasi ka-level mo na. Kung sa Pilipinas po, eh ka-level ng mga senior citizen, ang mga bata na bawal na ho or walang hong karapatan na ang mga bata at ang mga senior citizen ay apihin. Hindi ho ba? Tama ho ba ako? Dahil ho, meron ho tayong batas. Pero sa pinapakita ho ninyo sa harap ng camera, kayo na rin, ikaw na rin mismo, ha? Ang nag-aalaw, ang nag-aano sa sarili mo, ikaw na rin ang nagpapahintulat sa sarili mo na ikaw ay bastusin ng mga tao. Dahil yun ang nakikita nila sa'yo. Dapat ho sa harap ho ng camera, maging disente ka naman. Although disente ka naman talaga, dahil sabi mo nga may pinag-aralan ka, marami kang nagawa sa buhay mo, na-achieve sa buhay mo, talaga kaduro disente ka. Pero yung pinapakita mo sa harap ng camera, kahit sino ho mumurahin mo, tama ho ba yung gagawin mong yan? Kahapon, dun sa LS mo, narinig ko yung pangalan. Pangalan na sino ba yun? Kabayan. Yan, si Kabayan. Nagmura ka kay Kabayan. Lasing na lasing ka. Hindi mo na alam kung ano sinasabi mo, kung ano yung lumalabas sa bunganga mo. Yun na. Wala ka ng control. Dati nasabi mo kay Kabayan, nagsorry ka na. Nagsorry ka na pala. Eh bakit kahapon minura-mura mo pa? Bakit lasing na lasing ka kahapon? Yung during the time na nabanggit mo yung pangalan ni Kabayan, ha? Yun nga yung sinasabi eh, si Kabayan nakaisang salita pero ikaw nakasampu na. Saan sisingit si Kabayan sa'yo? Ha, saan sisingit si Kabayan sa iyo magpapaliwanag o kahit wala naman siyang karapatan ay wala naman siyang right. Wala, kumbaga ibig sabihin ni walang right. Ibig sabihin ni wala naman siyang anong dapat na ipagpaliwanag sa iyo dahil sino ka ba at magpapaliwanag siya, di ba? Ha, alisin ho natin yung right. Kasi si Kabayan may right siyang magalit kay MC. May right ho siyang ituwid kung ano yung tama. At kung ano yung nararapat para sa kanya. Dahil ayaw, kahit kagaya ko, ayaw ko rin na idinudurog ang pangalan ko. Ayaw ko rin yung mumura-murahin ako sa harap ng camera. Camera, dahil hindi ka naman niya napakain, di ba? Di ba? Ikaw MC, sumusobra ka na. Sa totoo lang, sumusobra ka na. Below the belt na yung mga pinagsasabi mo. Kasi, yung tao, hindi mo kilala since nung bata hanggang sa kanyang uminidad na, hindi mo siya kilala kung sino siya at para mura-murahin mo. Hmm? Kagaya ng sinasabi ko, nag-sorry ka. Bago ka nag-sorry, hindi mo nakita kung ano yung in-upload niya. Kumbaga, siya naka-isang upload, ika naka-tatlo na. Hindi mo alam kung saan mo isisingit yung sorry mo na hindi mo pa nakikita kung ano yung sinabi ni Kabayan. Ha? Totoo yun. Nung nalaman mo
nang late mo nang nakita yung upload ni Kabayan, nakapaghingi ka na ng sorry, pero si Kabayan hindi pa rin niya natatanggap yung sorry mo dahil nga sunod-sunod ka mag LS dyan eh. Wala kang tigil sa isang araw, nakakailang LS ka. Bakit? Ikaw na lang ba bantayan ni Kabayan? Ikaw na lang ba ang tingnan ni Kabayan kung anong isusunod mong sasabihin para sa kanya? Eh may trabaho din yung tao. Tsaka hindi naman obligasyon ni Kabayan na ikaw na lang ang bantayan, di ba? Dahil may mga pamilya rin yan, may pamilya rin yan na binubuhay. Eh ikaw, wala ka naman atang pamilyang binubuhay mo dahil kasi andiyan ka lang, nakaharap ka lang sa loob ng bahay mo, nasa camera ka lang, nakaupo ka lang. Kaya anytime na anong gawin mo, kahit 10 upload, kahit 100 upload ka dyan, eh, kayang-kaya mong gawin. Eh, kukumpara mo sa mga taong talagang busy rin dahil wala rin silang time na makinig sa'yo. Kaya, yung nagsorry ka sa kanya, siguro nakita na rin yun ni Kabayan, pero late na. At late mo rin nakita yung kanyang upload video ng kanyang LS, kung ano ba naman yun. Tapos yun, galit na galit ka. Dahil nagsorry ka na. Bakit ganun, binatikos ka pa? Kasi nga eh, sunod-sunod nga yung LS mo. So ngayon yung tao, hindi naman niya agad na-receive yung na ikaw eh nagsorry na. Tapos, andoon na eh, pinaagad, pasigundak na agad ng salita mo nun. Tapos ngayon, nagmura-mura ka na, minura-mura na kahapon. Tama ba yun? Karapatan ba niyang murahin mo siya? Deserve niya bang murahin mo siya? Parang hindi naman ano. Kasi ni minsan, hindi mo yan nabigyan ng pagkain. Kahit na kalahating basong tubig, wala kang ibinigay sa kanya para mura-murahin mo pa. Ha? Kahit piso wala kang ibinigay sa kanya para may murahin mo siya. Hindi mo siya kamag-anak. Hindi mo siya kapatid. Hindi mo siya anak. Kung anong relasyon na meron, wala kayong dalawa. So that's why wala kang karapatan na magmura kahit sino. Kahit hindi yan pa si Kabayan, kahit sinong tao, wala. Ha? Marilyn Chang, sana makinig ka sa akin. Dahil dapat sa edad mong yan, ikaw yung dapat ang makikitaan namin na nasa harap ng camera, eh marami kaming matutuklasan sa'yo na kabutihan, matututunan. Dahil sa age mo yan, marami ka nang na nagawang magagandang bagay. Dapat hemplo ka, pero anong ginagawa mo? Ikaw mismo ang gumagawa sa sarili mo na murahin ka rin ng ibang tao. So ngayon, pag namumura ka, galit na galit ka. Di ba? Nagagalit ka dahil minura ka, sasabihin mo, inunahan ka. Hindi ho ganun, Marilyn Chang. Alam niyo ho ba, sa edad ho ninyong yan, yung utak ho ninyo, eh wala na ho sa tama. Wala ka na ho sa tama. Dapat ho, kung iniisip mo na matinong tao ka, kagalang-galang ka, pakita mo yun. On in camera. Huwag sa off ng camera. Dahil wala sa iyo makakakita kasi off yung camera mo. Alam mo ba, masaya kaming titingnan ka kung ikaw mismo ang sarili mo sinasabi mo ikaw hindi ganyan. Yung normal ka. Yung hindi ka lasing, masayahin ka, palangkiti ka. Maganda ka. Maganda ka in personality. Maganda ka. Yung asset mo maganda. Pero yun lang ugali ng binubuka ng bunganga mo ang hindi maganda. Tapos yun ha. Sabi mo na naman kahapon, magsimataya na ang buo kong pamilya. Ha? Adyang ka na naman. Labanggit ka na naman ang pamilya mo na magsimatayan. Eh nung nakaraang linggo, halos galit na galit ka. Gusto mong magsampa ng kaso dahil namatay yung kamag-anak mo dahil dyan sa mga nagbatiko sa yung mga reactionist. Tapos ngayon na naman, nabanggit mo na naman kahapon na magsimataya na ang aking buong pamilya, na totoo kung ano ang nasa loob ko, hindi ako masinungaling, hindi ako ganitong tao. So ngayon, binabanggit mo na naman. Pag naman namatayan ka na naman, isa na naman sa pamilya mo, andyan na naman, magbawala ka na naman sa harap ng camera na dahil lahat naman ang buminatiko sa'yo na mga taong akala mo, eh kalaban mo, eh sasabihan mo naman ang dahil sa inyo na matay yung ganito ko, si ganito ko. Alam mo ba,
may taliling ka na, may tililing ka na talaga, ano? Mm. Dapat sa'yo, magpatingin na. Mm. Kasi, baka hindi mo na makontrol ang utak mo eh. Kasi sa edad mo yan, yung utak mo, yung mentality mo, kumbaga sa makina, kinakalawang na. Tingnan ho ninyo itong cellphone ko. Isasample kita dito sa cellphone ko. 4 years ko na ho itong gamit ang cellphone ko. 4 years na. Sa katagalan ho, eka nga eh, nag-o-overuse na. Yung battery niya, kung mapapansin ho ninyo, yung battery niya, malaki na. Lumulobo na. Ibig sabihin, lahat ho ng memory ho dito anytime. Kapag ito ay sumabog na o kaya hindi na siya mabuksan, kagaya na nag-off ngayon, hindi mo na mabuksan. Ibig sabihin, lahat ho nito ay mawawala. Magiging loss na rin. Ang mga laman ho nito, hindi mo na ho makikita. Kumbaga, patapon na. Kagaya rin ho nito, marilinsyang ng cellphone ang utak mo. Tumatanda ka na. Ha? Makinig ka ho sa akin, tumatanda ka na. Kagaya ka rin nito ng cellphone, once na nawalan ka na ng memorya sa utak mo, kahit sinong kamag-anak mo, ha? Magsasawa sa iyong mag-alaga dahil ang utak mo may diferensya na wala ka nang kinikilala kung mga sino ang nasa harap mo. Matanda ka na. Dapat baguhin mo ng ugali mo. Habang kaya pa nitong gamitin itong cellphone na to, habang kaya pang magbigay ng mensahe itong cellphone na ito, dito mo makikita kung ano ang nasa social media. Dito mo makikita marami ba sa'yong nagmamahal o marami sa'yong naiinis. Mag-isa ka sa buhay mo, mag-muni-muni ka, isipin mo muna, ihalimbawa kita dito sa cellphone ito. Dahil itong cellphone ko, alam ko anytime hindi ko na siya magagamit, anytime hindi ko na siya mapapakinabangan. Pero dito sa cellphone, habang napapakinabangan ko pa, unti-unti, dito ko nakikita ang sarili ko na marami pala sa akin nagmamahal. Both side, family, friends. Both side. So ngayon, dito sa cellphone na to, kung halimbawa kita, pag ito, nakita mo ang sarili mo dito, makikita mo mas marami ang naiinis sa'yo kesa sa nakakagusto sa'yo. Naintindihan mo? Itong cellphone na to ang halimbawa ko sa'yo. Kaya dapat, Marilyn Chang, baguhin mo na ang ugali mo hanggat maaari, hanggat may utak ka pa, hanggat nasisense mo pa yung sarili mo. Na para once, bukas makalawa, bago mawalan ng power ang cellphone at ng utak mo, nasense mo na sa sarili mo, marami pala sa'yong nagmamahal, marami pala sa'yong nanghihinayang. Bakit ngayon ko lang napansin? Bakit ngayon lang? Kailangan pa ba na ikaw ay umiyak sa sarili mo na mag-isa, na sinayang mo yung oras mo, yung panahon mo, kesa makipagtalo ka dyan, makipagbangayan ka dyan, isipin mo ang sarili mo, stop talking to bad words, ha? Ha? Kasi hindi yan ikaganda ng buhay mo, ha? Alam mo, kahit patay ka na siguro, pag na-mention pa yung pangalan mo, mumurahin ka pa rin. Totoo lang, sa totoo lang. Yan ho, hindi ho ako nagbabati ko sa'yo, Marilyn Chang. Gusto ko tang i-guide dahil ako ay merong isang cellphone. Sa 4 years ko itong ginagamit, regalo ito ng aking anak na panganay. Kaya iniingatan ko. Minsan ang gamit kahit anong ingat mo, lalo't cellphone. Kung talaga itong cellphone na ito, bumibigay rin. Ha? Kahit anong ingat mo, umibigay rin yan. Kasi ito, isang gamit lamang. Hindi kagaya ng isang tao, ha? Na sa araw-araw, kasalamuha mo,
kaharap mo ang camera, parang kaharap mo na rin yung mga tao na nakikinig sa'yo, nagmamahal sa'yo. Huwag mong sayangin ang oras mo. Ha? Kasi ang pagmamahal ng isang tao, hindi ho yan hinihingi. Kusa ho yan ibinibigay ng kapwa mo. Hindi mo lang yan makukuha ang pagmamahal na yan sa sarili mong pamilya. Makukuha mo rin ho yan sa community mo, dyan ho sa social media. Kaya ho, Marilyn Chang, huwag ka na ho magmura. Baguhin mo na ang sarili mo. Kung sino man ang nasa likod ng mga galit mo yan, pakawalan mo na. Maawa ka, humingi ka ng tawad, at magpakumbaba. Hindi ho natin ikamamatay ang ugali natin mapagmataas. Ikamamatay ho natin ang, alam niyo ba kung ano ikamamatay natin? Ang ugali na ho natin na hindi maganda dahil ho yan sa Diyos, ayan ho ay ayaw na ho niya ikaw buhay ng matagal. Bubuhayin ka naman ng matagal, pero ang gagawin naman sa'yo, pagbabayarin ka ng kasamaan mo. Dapat to, matakot ka. Sana Marilyn Chang, makita mo ako. Mapaabot ito sa iyong video. Huwag mong batikusin, mag-stop ka na. Bumalik ka na sa sarili mong katauhan. Kung nagpapanggap ka isang diablo, magdasal ka, hingi ka ng tawad sa mahal na Diyos. Dahil aakyat ka sa langit ng mapayapa. Huwag mo sanang gawing kasamaan ng espiritu mo. Sana ho, maunawaan mo ako. Sana bukas, makalawa, makikita kita sa harap ng aking cellphone, masaya ka. Marami na sa'yo nagmamalasakit, marami na sa'yo nagmamahal. Sana itong oras na to, kung ikaw mag-ALS at makita mo ako, baguhin mo na ang sarili mo hanggat hindi pa huli ang lahat. Dahil ang cellphone, dito mo makikita sa community mo kung ilang porsyento ang nagmamahal sa'yo at ang hindi. Dahil sa 100%, just 20% lang siguro ang nagmamahal sa'yo. Pamilya mo lang yon. Ang 80%, ha, puro mga ayaw sa'yo. Isinusuka ka na. Di ka ba nahihiya sa sarili mo, Marilyn Chang? So, ito ang sinasabi ko sa iyo. Gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Huwag ka magmura sa harap ng camera. Number one, isipin mo kung ano ang sinasabi mo. Huwag mong idadamay ang pamilya mo kung ikaw ay galit at sasabihin mo magsimataya na. Dahil nung namatayan ka, ang dami mong sinisi, ang dami mong kakasuhan. Kawawa naman sila kung kakasuhan mo. Asan ang kustisya nila? Hanggang dito na lang, Marilyn Chang. Maraming salamat kung ikaw ay makikinig sa akin. Wala naman sa akin mawawala kung ayaw mo. Ito'y aking lamang pinapaalala na ikaw ho ay senior citizen na kailangan ho din namin igalang ka at bigyan ka rin ho ng karapatan na maging masaya. Huwag mong lasunin ang utak mo sa kasamaan. Nandito na lang ho. Maraming salamat ho. Huwag ho ninyong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, si Positive Arms, ang inyong pong lingkod. Sa araw-araw ho ninyo makikita ang aking YouTube channel, meron ho akong kanta. Ito ho, ako ho kumakanta dahil minsan hindi nga ho talaga ako nakakalabas sa aking trabaho. Sa isang buwan, dalawang beses lamang. So, kailangan para hindi ho ako mawala sa bahay ni kuya, kanta-kanta kahit hindi ho kagandahan ang aking boses. Kaya pagpasensya nyo na ho ang aking boses kung sa akala ho ninyo parang hong nagpapatulog ako ng bata. Totoo, may pinapatulog talaga akong bata dito. Kaya minsan nga kinakausap ko, masaya ka ba sa kanta ko? Pero tumatawa naman siya. So, ibig sabihin, masaya. Pag umiiyak siya, sabi ko, yung pangit siguro ng kanta ko, kaya umiiyak ka. Pero yan ho, eka nga, kahit ho tayo nandito, nagtatrabaho,
kung wala naman ho tayong masasabing maganda sa kapwa natin, ikanta mo na lang. Baka minsan yan sa pagkanta-kanta mo, maraming natutuwa sa'yo. Kung ayaw makinig sa'yo, walang problema. Wala tayong mumurahin, wala tayong sisisihin dahil yan ho ay isang song lamang. Minsan, ang buhay ng tao ay parang kanta rin. May simulan at may katapusan. Bye-bye!